ang patay na ito. Welcome po mga ka-farmers muli sa aking channel, AM Farming. So ito mga ka-farmers yung aking dating kulungan na mayroon po siyang daanan sa gitna. Pero ngayon, sinira ko na yon, tapos binuo ko na siya mga ka-farmers. Kaya kung makikita po ninyo, buo na po yan. Lapitan po natin. Ayan, so ito yung ilalim niya. Pwede na po siyang akyatan dun sa itaas. Yung gitna na yan dati, yan po yung daanan. Tapos nag-aalaga po tayo dito ng dalawang daan, kabilaan isang daan. Pero ngayon sinira ko yon, tapos ginawa ko siyang buo. So ito na po yung sa loob, mga ka-farmers. Ayan. Ayan po. So ngayon yung kung bakit ko ito ginawang buo, kasi ginawa ko ito mga ka-farmers na broodingan. Ayan. So yun yung ating mga alaga ngayon is 13 days. Ngayon yung kanyang gilid, lata po yan hanggang doon. Puro po yan ano, yung clean sheet ba yung na ano, yero. Ayan. Ayan, tapos nilagyan na po natin sa gilid ng mga harang ng mga kawayan, tapos lagyan po natin ng trapal. So ngayon yung ating mga ilaw na mga tigwa 100 watts na pangsisiw ay inalis na natin kasi pang 14 days na po sila ngayon. Tapos yung kanilang sahig ay ipaparin. So mas maganda po kasi mga ka-farmers kapag mayroon po siyang sariling broodingan. So ito, pag nalinis ko yung ating paglilipatan po nito ay ililipat na po natin ito doon. Doon sa ating grower house. Ayan, tapos ito lilinisin lang at pwede uli salangan para habang po mga ka-farmers nagpapalaki po tayo nito doon sa ating grower house ay mayroon na naman tayong nakasalang dito na sisiw para mas maganda. Dire-diretso po yung ating pagpaparami, yung ating pag-aalaga ng mga sisiw. Akyat po tayo. Ayan. So yung kinagandahan mga ka-farmers kapag kayong gilid natin dyan sa ibaba is yero, kasi hindi po siya masyadong pinapasok ng hangin. Siyempre importante yon dahil sa ganitong edad kapag tayo ay nagbo-brooding mula day old. Pero ang ginawa ko dito sa akin ay hindi ko niyero lahat kasi kapag ganito na medyo mainit na yung panahon, tapos medyo malalaki na po sila, pwede po natin iangat yung trapal sa gilid para din pati makaalis o kaya ay mailabas yung pinagmumula ng sakit, makasingaw. So ito lang po mga ka-farmers yung aking pasilip dito sa aking ginawang broodingan dun sa aking pinakaunang kulungan dito sa itaas. So ginawa ko na siyang broodingan. Mamaya-maya po ay magtatanggal na po tayo ng mga ipa. Unti-untiin lang po natin mga ka-farmers. Unahin lang po natin yung dito sa may side na to, diyan sa may gilid. Hindi po natin lalahatin. Siguro mga 1/4 lang muna para hindi naman sila mabigla doon sa ano klima kasi mainit na dito ngayon sa loob. So unti-untiin lang po natin yung pagtanggal. Okay, tapos siguro sa mga susunod na araw ay ililipat na po natin sila doon sa kanilang grower house. Okay na po mga ka-farmers, nagtanggal na po tayo ng ipa dyan sa gitna. Maliit lang po na area yung ating pinag-alisa ng kanilang mga ipa kasi mahangin po kasi ngayon dito sa labas at maulan. Tapos nilagyan po natin muna ng mga karton para hindi naman po sila mabigla. Mamaya po mga ka-farmers ay magdadagdag po tayo ng painuman nila. Yung mga area dyan na medyo bakante pa, lalagyan po natin yan ng mga galon na may tubig saka mga feeds para mas mabilis po silang lumaki. Tapos po siguro sa mga susunod na araw, ililipat ko na ito sila doon sa kanilang grower house kasi masikip na po talaga. Oh. Yan. So itong area na ito,
Hindi ko kasi pwedeng luwagan sila hanggang dito eh, kasi may mga gamit pa ako na mga nakalagay dito. Itong trapal naman na ito, mga ka-farmers, ay nilalagay ko lang dito sa ibabaw. Yan, kapag mahangin. Pero ngayon ay kailangan na po kasi nila ngayon ng konting lamig tsaka konting hangin. So, ito na po, sir. Sir Ronald, ito na po yung ating mga sisiw. 13 days kahapon, pang 14 days ngayon. Yan. Tsaka ito na rin po pala yung aking ginawang broodingan. Tapos na. Ito yung unang brooding dito sa aking ginawang broodingan. Okay ba, sir? Malapit na itong ilipat doon sa kanilang grower house. Medyo masikip na po sila. Ito po, mga ka-farmers, yung aking alagang mga itik. Yan. Ang cute po ng kanilang mga tuka, oh, mga kulay pink. Ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yan. Mamaya ilipat na po natin doon sa kanilang mga bahay. Mga bahay, bahay lang ng pala. Ayan po, mga ka-farmers, ay hindi lang yan sa kanya. Dito po yan, yung ibang itlog dyan ay dito. Yan, dyan po sa babaeng yan. Kaso lang hindi po siya katulad ng manok na kapag naglilimlim ng sabay sa dalawang pugad, naghahati sila dun sa sisiw. Ito hindi eh. Sinulo niya oh, lahat. Ang cute-cute ng mga ano nila, ng kanilang mga tuka, kulay pink. So dito po, mga ka-farmers, ng itlog yung aking mga pato. Yan oh. Tapos dyan din po naglimlim. Dalawa po sila na naglimlim. Mayroon pa pong dalawang itlog na hindi napisa. Bugok ang tawag dyan. Dito po sila ng itlog. Dito sa ilalim itong aking pinaka-budiga. Mayroon pa po akong manok dito na naglilimlim na naman. Yan. Tapos yun. May bantay na aso. Naglilimlim din. Tapos, mga ka-farmers, mayroon pa akong naglilimlim dito na isa. Yan o, sa loob ng tindahan. Yun o, yun. Yan. Hello! Kumusta ka dyan? Kumusta? Yan o, nagagalit. Nasa loob po yun, mga ka-farmers, ng tindahan. Naglilimlim.